Mga isyung pinag-uusapan sa lipunan at opinyon ng ating sambayanan, ating alamin kasama si Mr. Paulman. Hello. For my followers and for those who were interested in listening to what I was able to achieve, what I've seen about Biringan o Biringan, here it is. Yung hindi po nakapanood doon sa live video ko nung Sunday na pinag-usapan namin yung tungkol sa pagpunta ko sa Biringan, kasi finally po nakarating po ako. Twice po ako. First time na attempt ko po, I was a little bit overwhelmed. I did this through astral traveling po. Baka kasi akala nung iba yung misconception ng iba. Akala nila nagpunta lang ako sa summer, nag-commute ako. Hindi po. Astral traveling po ito. Like my opening as always, for those who doesn't know, I was born like this. I have the gift of sight. I can see, I can hear. I was born like this. I'm able to see and hear things that other people cannot see and hear. Okay? This is very common as far as I'm concerned. And I was able to realize that I can do astral traveling. I didn't even know that that's what it's called. I've been doing it for the longest time, since I was a kid. Anyway, eto po, di nakarating po ako sa Biringan, Mystical City. Yung una kong try, parang kuweba po. Pagdating ko doon, it was very fast. After the prayers and the meditation, nasa harap po ako ng kuweba. Pagdating ko doon sa harap ng kuweba, saradong yung kuweba. Sabi ko, sana alam ko kung ang dapat kong gawin para papasukin ako. So after the first try, bumalik po ako and prayed again and asked for the help of some of the elementals and guides that I know para mabigyan ako ng tamang guidelines kung paano pumasok sa o pahintulutang makapasok sa Mystical City ng Biringan. Okay. Ito po. Shortcut ko po lahat ito. Hayaanin nyo kung hindi ko matapos, magpa-part 2 po ako. This is going to be a series. A short one. Anyway. Naghanda po ako ng in my mind's eye. Meaning po, I imagined that I was carrying a bunch of beautiful flowers at mga prutas. So I meditated in that order, ano po, and then immediately went to the same place. Nandun uli ako sa kuweba. Pagdating ko dun sa kuweba, nagbukas po yun. Nagbukas yung kuweba. I was so excited, you know, I have to keep calm. Pagbukas, meron po akong nakitang parang waves, para po ngang feeling ay nasa ilalim ako ng tubig. Dagat o basta tubig po. Kasi, pero nakakahinga po ako. Walang diferensya yung paghinga ko. Normal po lahat. Kaya lang may mga waves. And then finally, I realized because little by little, nag-sink in po sa akin na dahil nakaka-adjust na po yung body ko, there's a different frequency in that area. Iba po ang frequency nila, iba ang vibration ng lugar na yon. Because I was born different, probably, I was able to adjust. And that's the reason why I can see things and hear things and astral travel easily. Nag-adjust po yung body ko. Finally, nawala na po yung parang waves na nakikita kong parang linya. Nung luminaw ang paningin ko, ang laki-laki ng lugar. Pero biglang meron nasa harap ko na napaka-formal. Ang itsura po niya, may muka, maliit lang sa akin ng konti. 5'8 po ako eh. Pero, so that means he's relatively tall. I mean, you know, I'm just a little bit shorter than I am. Ano po siya? Akala ko nung una sombrero yung suot niya. Apparently, ano po siya pala? Parang mushroom. Pero hindi po siya pangit ha. And then he was very proper and he introduced himself to me. Sabi niya sa akin, ako po si Kring. Ako po ang aalalay sa inyo para marating ninyo yung gusto ninyong puntahan, anong gusto ninyong makita. Huwag po kayong mag-alala dahil tinatanggap naman po yung inyong pakiusap na makapasok dito.
alam namin po ang intention ninyo. So that's very important. Remember this. Your intentions has to be very pure. Kailangan wala kayong intensyong masama, wala kayong intensyong magtanong kung ano man nalo sa loto, kung sinong dapat ninyong mapangasawa or things like that. Hindi po. Okay, anyway. Exciting. Yung mata ko, after getting used to his face, kasi nakasunod ako sa kanya, tinitingnan ko yung the vastness of the place. Alam nyo, a combination of the very old, kung ano yung nakikita ninyo, parang mystical city, yung parang palasyo, pero yung iba hindi nakadikit sa lupa. Alam nyo ibig sabihin, yung bang parang nakalutang. Tapos iba-iba po, may mga communities, may mga nakikita akong sasakyan na parang lumilipad. At meron din mga elementals that can float or hindi naaapak ang paa sa lupa pag naglalakad. I don't know if you get what I mean. Ito po yung part na napakahirap para sa akin eh. Kasi yung nakikita ko, ang hirap i-describe verbally. By the way, pag nag-uusap po kami, hindi po yun verbal ha. Through mental telepathy ang communication namin. So I that's why I understand him very well. Tapos napaka-colorful at napaka-bango. Ang bango-bango nung lugar. Alam niyo ba yung pinaghalong yung amoy, parang amoy pinaghalong amoy dagat o amoy damo na alam niyo yung amoy bagong sikat yung araw sa umaga na malinis, walang pollution whatsoever. Tapos may amoy yun, yung mga bulaklak. Ang daming magagandang nakikita kong mga tao, meaning the female, they're wearing, hindi, bihira po yung may pakpak. Yung nakikita kong may pakpak, yung maliliit lang. Pero yung malalaki, wala naman po akong nakikitang pakpak. Pero parang silhouette. Paano ba yung silhouette? Yung parang silhouette. Yung parang ang yung damit. Pero hindi mo naman nakikita yung nasa loob na suot nila. Ano po. Anyway, kung meron nakakakita sa akin, palagay ko, o kaya kumuha ng picture ko, siguro lahat ng picture ko nakanganga ako. Alam mo yun? Ang ganda-ganda. Hindi ko maubos maisip na meron palang lugar na ganyan. Dito sa Pilipinas, I've heard of several places like that. And the only reason why I don't go is because there's no reason for me to go. Since pinanganak akong ganito, alam ko yung rules. Ayaw kong nakikialam sa mga bagay na hindi ko dapat pakialaman. Tutulong ako kung ako'y makakatulong. Pero para pumunta, dahil gusto ko lang mag-usyo, so hindi ko po ginagawa yun. Okay. Finally, may sumalubong po sa akin. Itong sumalubong po sa akin ay ang para pong kahit hindi siya nagsasalita, alam mong kagalang-galang siya. Tapos yung mata po niya, parang makikita mo yung puso at kaluluwa niya. Yung the purity of the way he would look at me, the purity of what I can see in his eyes and in his soul is so unexplainable. He was so kind. Wala pang sinasabi yun sa akin. Ngumiti siya, tapos may mga kasama po siya. Sabi niya sa akin, hindi po Tagalog o hindi rin English. Basta ang pang-intindi ko, sabi niya sa akin, welcome. Hi, ito po yung part 2. Recap, ano po? Ito po yung part nung nandun ako sa loob na ng Biringan City, Mystical City. Kasama ko si Kring. Tapos nakaharap ko na po yung isang kagalang-galang na being na meron siyang headdress. Hindi ko po
describe ng maayos dito, but I could see the kindness and the purity, the kindness of his heart and the purity of his soul, and he said to me, "Welcome. Kukunti na ang nakakarating dito. Maraming salamat sa dalaw. Salamat sa mga dala mo." While he was talking, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ang naririnig ko lang na sinasabi niya na sana igalang natin yung kalikasan dahil konektado tayo sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, lalo na sa kalikasan, dahil iniisa lang daw ang tinitirhan natin kahit magkaiba ang frequency at iba ang uri ng kanilang pagiging nilalang. Meaning they're elementals, different beings. But just like parang yung community po nila, and ang explanation niya sa akin, eh para rin po yung dito sa atin, yung mga tao na meron ding hindi lahat mababait, meron ding hindi maayos. Ngayon, yun daw lugar nila, it existed a long, long time ago. Matagal na matagal na daw po yun. Yun daw ay isa lamang sa lugar nila na natira, na tinulungan nung... Hindi ko pwede sabihin sa inyo kung sino tumulong eh. Basta sabi po niya, kasi nakita ko rin yung tumulong eh. Basta sabi niya, may tumulong sa kanila para ma-preserve yung lugar nilang yun. Kasi yun na yung isa sa pinakahuling maari nilang puntahan dahil wala na halos silang matirahan. Meaning, practically, all the forest in the world, not just here, are gone. At saka yung elementals kasi, marami pong klase sila. Hindi lang naman isang uri yan. Tapos sabi niya sa akin, ito ang paraan para makatulong ka sa amin. Kailangan sabihin mo sa kanila na huwag magpumilit at magtangkang pumunta rito dahil maraming bagay silang nasisira sa kapaligiran. Hindi lahat ay maaring tanggapin. Hindi katulad noon. Kasi noon daw po, bukas yan eh. Bukas, it was open. But there are only a chosen few who are allowed to go. But there were quite a lot. Kasi maraming manggagamot. Marami daw manggagamot noon na nagpupunta doon na tinuturuan. Lalo na yung kayang mag-adjust ng frequency. Meaning, you know, gifted probably. Na tinuturuan nila ng iba't ibang uring panggagamot para makatulong sa mga ordinaryong nilalang. Kahit anya itanong mo sa mga ninuno ng iba, hanggang ngayon marami pang buhay na mga apo-apo ng mga matatandang dating nakapunta doon, mga taong tinuruan nila. Ayan, so totoo po talaga pala. Kaya kung yung gusto talagang mag-research, meron pa rin daw pong mga buhay. Maaari po kayong sumagot dito kung meron kayong alam. Anyway, hindi po ito... Habang nag-uusap po kami, napaka... Parang he's oozing with love. Alam niyo yun? Yung parang... Wala siyang kahit na anong... Naku, ang hirap pong explain eh. Anyway, sabi niya, hindi ka maaaring... Sabi niya, hindi ka maaaring magtagal sa ngayon, pero maaari kang bumalik kung gusto mo. Marami tayong dapat pag-usapan. Paghandaan niyo lang ngayong papasok na buwan, I think itong December, dahil maraming magaganap na hindi maganda para sa lahat, hindi lang naman sa inyo dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, katulad ng sunod-sunod na pagputok ng mga
Sinabi niya sa akin yon. May mga bagay siyang sinabi sa akin na unfortunately walang pahintulot na ipaalam sa inyo. Siguro sa mga susunod na daw kasi hindi lahat ay handang tanggapin ng mga tao. Kaya ito po yon. Sinishare ko lang po sa inyo yung mga nakita ko tsaka yung pinasasabi niya. Bago ko nakaalis, I was blessed. They were blessing me. He blessed me. In fact, ginawa kanya ako dito. Pagkatapos, parang he floated away. Doon ko lang muna notice na nung pumunta pala ako sa kanya, palapit ako sa kanya, wala na pala akong inaapakan. Technically, nakalutang din yung mga paa ko. Nakalutang ako literally. Parang ganun. Kasi hindi ko, wala akong makapa na lupa. Pero, hirap explain. And of course, mabuti na lang, I'm used to quite a few of these things. Dahil kung hindi, magpapanik ka talaga. Basta yung mga tumulong sa kanila, nandun pa rin. Nakita ko. They were very quiet, they were watching me. I don't know kung ano yung pagmimitingan nila, pero may meeting sila. May mga bagay na hindi maunawaan ng mga tao at saka hindi maiintindihan. Kaya ang sabi sa akin, huwag mo na lang munang sabihin, huwag mong banggitin. Basta tulungan tayo, magtulungan tayo na to help Mother Earth, na to love one another, not to destroy the planet. At yun, yung gera, ayaw nila ng gera. Mabuti na lang yung tumutulong sa kanila, ayaw din ng gera. At yung tumutulong sa kanila, matagal na pala yun na tumutulong sa buong, well, sa Earth. Ano po? Ay, yung mga nagsasabi na yun daw ay fallen angels yung nandoon, hindi po sila fallen angels. Iba po yung fallen angels. Wala po doon yun. Iba po yun. Ito po ay different kinds of elementals and others. Yung others, hindi po fallen angels. Basta yung mga tumutulong sa kanila are very powerful beings who's been helping, in fact, not only them, but the whole planet Earth. Ang kagandahan doon, they can be there and they can be seen. And the elementals, yung mga elementals po kasi naiintindihan sila at marunong magpasalamat sa tulong nila, hindi katulad natin mga tao. Ay naku, maraming salamat po. Ito po ang part 3 ng tungkol sa story ko sa pagbisita ko sa mystical city of Biringan. Pero bago ko po umpisahan uli, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ako po ay hindi namimilit sa kahit na sino na maniwala sa ikinukwento ko. Lahat po ng ikinukwento ko ay tungkol sa sarili kong karanasan. Wala pong pinagkopyahan, walang pinanggalingan, kundi sa sarili ko lamang po. Hindi ko po kayong pinipilit maniwala. Ang akin lang po nahihilingin sa inyo, kung wala rin po lamang kayong mabuting sasabihin at total hindi kayo naniniwala, huwag na lang po mag-comment. Maraming salamat po. Paalala ko po uli dun sa hindi nakakaalam at ngayon lang nakapanood nitong part 3, yung pagpunta ko po sa Biringan, sa mystical city of Biringan, ay hindi po ako nag-commute. Ito po ay through astral traveling. FYI lang po para malaman ninyo. Kasi may mga nagko-comment na, hindi naman ganyan yung Biringan pagpunta namin. At saka yung pinsan ko, nakapunta na rin doon. Eh kasi po, ibang Biringan yun. Meron po talagang Biringan o Biringan na lugar. Ito naman po yung mystical city. Yung tinatawag ng iba na lugar ng mga engkanto. Sige po, umpisahan ko po. Edi, nakausap ko po yung hindi ko po alam kung leader siya, pero parang he's one of the elders o isa sa mga
may karunungan o nakatataas, ika nga, ano po, kasi hindi naman po ako masyadong nagtagal. May mga nagtatanong po kasi sa akin kung ano yung itsura nila. Magkakaiba po, pero pagkagaganda. Pagkagaganda po kasi there's, makikita mo po yung purity of their being through their faces and through their auras and through their eyes. Ang itsura po nila, may itim ang buhok, may puti ang buhok, may blonde ang buhok. Meron din pong parang meron pong may pakpak pero maliliit yung po yung nakikita ko. Wala po ako nakitang may pakpak na malaki. Magkaiba po yung angels sa elemental. So hindi po to angels, elementals are elementals. Sa Tagalog po yung mga engkanto, ika nga. Wala po akong nakitang duwende dun sa nagtatanong. Sorry po, wala po ako. Hindi siguro po ako nakaikot ng matagal kasi nag-uusap po kami. Lahat ng attention ko ay nakatuon dun sa kausap ko. Yung pong mga sinabi niya sa akin, hindi ko naman po daw pwedeng lahat i-share. Ngayon, ang mga nalalaman ko lang na pwede kong i-share at natatandaan ko ay tungkol sa mga edad nila. Hindi po sila katulad natin. Yung na-encounter ko nga po eh, he's about, kung ako po ang tatanungin physically, kung titingnan ko siya, para po siyang 40 anyos, 50 anyos, ganyan. But truthfully, yung pong mga edad daw po nila ay may 300 years old, 400 years old, ganun po sila. Naiyak po ako na masyado pong overwhelming yung experience ko doon kasi nalaman ko po na yung iba sa kanila, nakita pa nila si Jesus. Tinuruan sila ng kung paano magmahal, magpakabuti, kung paano maging pantay-pantay, kung paano magtulungan. At naniniwala sila kay Jesus Christ. Nagdadasal po sila. Tapos ang sabi po sa akin na ang mission daw ng mga masasamang spirito o demonyo ay yung huwag maniwala na may demonyo nga. Yun daw ang pakatatandaan natin. Huwag po natin, we should never forget the fact that the devil is real because the devil wants us to believe that they're not real, na walang demonyo at walang impyerno. Ang sabi daw sa kanila ni Jesus, yun ang pakaiingatan. Kaya sila po naniniwala, sila sa langit naniniwala. So we were supposed to be coexisting. Nung unang panahon daw, prior to Jesus, talaga namang nakakaalam ang mga tao sa mga katulad nila at ginagalang sila. At saka may sarili po silang lugar na hindi ginagambala ng mga tao. Kasi lugar po nila yun eh. Kaya nga po, ang dami-dami po nung araw, ang gaganda ng mga puno, ang ganda ng, meron kang mapupuntahan ng mga parang pagkagandang lugar, sabi nila. Normally, yun daw ang inaalagaan nila, yung kalikasan. Hindi katulad ngayon. Ngayon daw, puro hatred, pag-aaway, at saka, sabi po nila, yung masyado ng sexual ang karamihan sa mga tao, kaya meron ng mga nagsasamantala at hindi naman, at lahat daw po tayo, lahat ng mga tao ay may kasalanan din sa mga bagay nito dahil maski na sa pananamit ng kababaihan, ibang-iba na daw po. Sila o, oh, yung damit nila, yung binanggit ko nga dun sa part 2, parang silhouette. Ibig ko pong sabihin, parang manipis, pero wala ka nakikita sa loob. Parang pagkalambot-lambot. Halos lahat po sila ganun. Pero lang po dun sa yung mga kulay green na nakikita ko. Pasensya na ho, hindi ako nagtagal doon. Ang sabi sa akin, pwede naman akong bumalik.
balik. May mga bagay-bagay kasi silang sinabi sa akin na hindi ko maaring i-share. I hope you understand. Ano po, kailangan ko pong igalang yun eh. Pakiusap ko lang po talaga to sa hindi naniniwala. Okay lang po, karapatan naman po ninyo yun eh. Pero wag na lang ho kayong mag-comment. Kasi pagka nag-comment kayo ng pangit, balik po yan sa inyo. Totoo po kasing may karma, may law of karma, at totoo pong may reincarnation. Lahat po ng ginagawa ninyong kabastusan o kasamaan o pambabash sa wala namang ginagawang masama sa inyo, pabalik ko sa inyo yan. At saka reflection po talaga yan ng katauhan ninyo. Promise, totoo yan. Kung anong sinasabi ninyo, kayo yun eh. Kaya wag na lang po. As much as possible, let's just try to be kinder. Hindi lang po sa kapwa-tao, kundi pati po sa mga hayop. Sila mahal na mahal nila lahat ng mga hayop. They love animals. They love, of course. Explain ko pa ba yun? Siguro naman yun naiintindihan ng karamihan. Ano po? Kasi elementals nga po sila eh. So, there. Yung may mga katanungan po, pwede naman po kayong mag-message sa akin. Sa Sunday po, probably do a live again para po maraming makapag-interact at makatanong. God bless everyone. Sige po. Bye.